Morning mga kabukid, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So sa araw na ito, magtatanim tayo ng grafted tomato naman sa ating bukirin. So bale, doon tayo magtatanim. Samahan nyo kami mga kabukid. Kabukid, ang atin pong kamatis ay si Jewel F1 ng East West Seed Company. So bali, ito po yung grafted nating kamatis. Ang pinakapuno po niya ay talong, tapos dito po yung kamatis sa taas. So ang mga advantages po ng grafted na pagtatanim ay upang makaiwas sa fungus, sa mga sakit sa lupa kagaya ng bacterial wilt. So ang characteristics kasi ng talong ay mas matibay siya sa mga bacterial wilt. So mainam ang grafted na kamatis na itanim sa lupa na grabe na yung fungus. So mga kabukid, samahan nyo kami sa pagtatanim ng ating grafted na kamatis. Tara! Mga kabukid, ang isa pa palang characteristics o advantage ng ating grafted tomato ay ang pagkakaroon ng mas mahabang lifespan. So kung ganon, mas mahaba mo rin siyang aanihan. So maganda talaga ang grafted na tomato. Thank you.
mga kabukid, tapos na tayo sa pagtatanim ng ating grafted na kamatis. So, panibagong blessing na naman sa atin palang mga kabukid na hindi nakapanood ng ating unang vlog tungkol sa pag-prepare ng ating lupang tatamnan. Bigyan ko lang kayo ng konting overview. So, palitong lupang tinamnan natin, elevated, kung makikita nyo, para makaiwas tayo sa flooding. And then, bago tinakpan ng plastic mulch, nilagyan muna natin ng pataba sa loob. Hinalo natin sa lupa. Naglagay tayo ng organic tsaka inorganic. So, yung organic nating pataba, nilagay natin dito sa dito, mga kabukid, sa mismong butas na pagtatamnan ng kamatis, tapos hinalo-halo natin. So, yun mga kabukid. Tapos, ang ginawa naming pandilig kanina mga kabukid, hinaluan na namin ng fungicide yung tubig. So, yun yung mga techniques na kinagamit namin mga kabukid upang mas makaiwas sa mga sakit at saka maging mas paganda ang pagtubo ng ating mga pananim. So mga kabukid, sana may natutunan kayo sa vlog na naman na ito. Hanggang sa muli. Peace!